And church, if you've been with us for the past month, itong nagdaang buwan, tayo ay nag-aaral, no, pinag-uusapan natin itong series tungkol sa pagbabago, 'di ba? The Change series. Sino na ang nakakross ng lima? Kasi panglima na to today and this is our last part of the Change series. So, 'di ba, kung may mga episode tayo ng mga K-drama, K-movie, 'di ba, mga TV series na ayaw nating ma-miss, 'di ba? Kahit puyat ka, basta hindi ka makamiss ng isang episode. Dapat ganun din tayo pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may na-miss ka, punta ka sa YouTube. Pwede niyong panoorin, kapatid, ang replay ng ating mga nagdaang pag-aaral, di ba? Mga nagdaang sermon. Kasi maaaring may bago tayong kasama at, di ba, finale ang naabutan nila. So may spoiler na. Spoiler, no? Kasi ito na yung pangwakas eh, di ba? So sa lahat ng nakakumpleto nito hanggang ngayon, sabihin mo sa katabi mo, good job ka. Good job ka. At sana hindi natin ito. I pray, mga kapatid, you know, na kapag nagsiseries tayo, hindi lang ito yung basta, okay, para makakumpleto ako ng series. Kung hindi talagang mabaon natin to, the reason na nagkaroon, kung bakit tayo nagkakaroon ng series, ay para talagang manamnam natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lang basta siya yung dadaanan natin one day, di ba? Tulad sa kung sinong may mga Bible app dito, di ba? Everyday, iba-iba yung verse. Minsan di natin napag-aaralan eh. Pero ito, yung isang passage, isang buwan nating pinag-aralan. So for those who have missed the previous part ng series natin, Change series, you can find it in our YouTube page. And today, sabi ko nga, this is the last part. So kung titignan ninyo, kapatid, sa pinag-aralan natin sa nagdaang buwan, meron na bang na-check sa list nyo na nabago? Kasi change eh, di ba? Pagbabago. Meron na ba simula nung part 1 na, ito yung alam kong binabago ni Lord sa akin, gustong baguhin ni Lord sa akin. Ngayong part 5 na, nabago na ba? Di ba ang hirap? Kapat, ako kung magiging honest ako, ang hirap. Di ba? Ang daming nilista ni Pastora Gina, nila Brother Marlon, di ba, na mga kailangan ganito ka na, hindi ka na ganito, dapat ganitong makitang pagbabago sa'yo, ganito ka magsalita, ganito ka. Di ba? Ang hirap. Like, for real. Real na real. Mas real pa kesa sa dalandan. Napakahirap, kapatid. And I know you will agree that with all these things, it is so hard to change. To change the way we live, to change the way we act, no? And there's so many things in our lives, sa lahat ng area ng buhay natin, na kailangan talaga ng pagbabago. Mahirap man or madali, that's the truth. Yung may mga area, hindi may mga eh. Lahat ng area ng buhay natin ay kailangan magdumaan sa pagbabago. Diba? Through God. And how many here will agree na mas nagiging madali magbago kapag may kasama ka? Diba? Practical. Ako na lang ha. Like honestly speaking, mas sinisipag akong maglinis ng bahay pag alam kong may dadating na bisita o may tao sa bahay. Ang linis niya, diba? Walang hugasin sa sink mo. Ang linis ng bahay para talagang may dumaan na anghel tas nagbago ang lahat. Diba, nakatupi yung kumot mo, bago yung punda ng unan mo, kasi may makikitulog sa'yo eh. Diba, ang daling baguhin yung the way we do things if there is someone with us. Honestly. Kasi kung tayo lang, talagang diba, pag ikaw lang mag-isa, ang hirap. Ang hirap. Pero pag alam mong may kasama ka, may nakikinig sa'yo, may nakakakita sa'yo, diba, alam ko malito, baka punahin ako ni sis. Bawal, di ba? Pero hindi ko sinasabi na we need to change for others. But this is our topic today. The last part is about not doing things on our own. For us to be transformed, para may mabago sa atin, we have to admit that we need each other. We need one another. We cannot do it on our own. Kaya nga ang title natin is Not on My Own. Hindi sa sarili ko lang.
Though hindi mo siya ginagawa para i-impress ang ibang tao, but ang sabi ng Panginoon, hindi mo kailangang gawin ang mga bagay-bagay ng mag-isa. God doesn't want you to be alone. He wants you to be part of His body. That's God's design for all of us. And sabi nga sa dito sa pinakinggan kong sermon na about this, no, sabi sa article na binigay niya, sabi, if you publicly say something, halimbawa may goal ka, gusto mong pumayat, sino ba dito yung may nasa January Health Club? Yung January lang, hanggang January lang yung may diet. Diba? Pagdating ng February, ay, break na tayo ng ano, cheat day na. Buong cheat year, hindi cheat day eh, cheat year. Diba? So January Health Club lang tayo eh. Meron ba dito, may mga ka-January Health Club ba ako? Diba? Every year may resolution ka, gusto kong pumayat, ganyan. Pero hanggang January lang. But you see, sabi, kapag ka, sabi sa research na kapag shinare mo ang goal mo sa isang tao publicly, shinare mo lang, ay gusto kong magpapayat sis, there's 65% chance na maging successful ka. Kasi may nakakaalam eh. Uy, akala ko ba nagda-diet ka? Panay samgyup ka, kapatid? Di ba? Parang nakita ulit kita doon sa food court. Di ba? Ay, nagut, di ba? So, 65%. Pero, sabi din sa research, if you have a specific accountability partner, ibig sabihin yung kasama mo, maaaring kasabay mong mag-diet, yung talagang makakasama mong i-manage, di ba, yung diet mo, yung pagkain mo, yung schedule mo, yung exercise mo. Sabi, if you have a specific accountability partner, there is 95% chance of you being successful with that goal. So it's the same thing with our spiritual walk, kapatid. If we desire to grow in our faith, to be changed in our character, we need other people in our lives to hold us accountable. Kailangan may pananagutan tayo sa ibang tao. Yung talagang mananagot ka kasi meron kang leader, may pastor ka, even sa bahay, may nanay at tatay ka, ginabi ka na naman, di ba? Yung ganun, yun yung accountability, kapatid. May nag-check sa'yo. May nag-aalala sa'yo kung okay ba yung ginagawa mo, tama pa ba yung ginagawa mo. That's accountability, kapatid. And when we read the Bible, there's a lot of accountability happening from Genesis to Revelation. Because that's how much God designed His church to be connected to one another. Sabi mo sa katabi mo, connect ka na sis, connect ka na bro. So in our walk with God, we need one another. We need people in our life to encourage us, palakasin ang loob natin, to empower us, tulungan ka, samahan ka, manalangin kasama mo, mag-aral kasama mo. We need that for us to grow, for us to be changed in our habits, in our character. Kaya nga in our main passage in Colossians 3:15-17, let's read it together. 1, 2, 3, read. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. May God bless the reading of His word today. This is where Paul is saying to the church, diba, that we are called to one body. Tayo ay tinawag ng Diyos para mapabilang sa isang katawan. Ilang katawan? Isa. Whether malusog yan or hindi, you are called to be part of one body, iisang katawan, kapatid. Iisang katawan na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang basta-basta kung anong body yan. Diba? Hindi lang basta-basta kung anong grupo yan or fellowship yan. If God or Jesus Christ is not the head, then hindi ka dyan tinawag, kapatid. Hindi ka tinawag dyan. Sabi, you are called to be part of a body.
And that's the truth. In this last part of our series, na change series, this is the truth that we need to embrace. Yan yung magiging konteksto natin sa umagang ito. That we do not need to do it all on our own. Hindi mo kailangang mag-isa. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang mag-isa. Kung feel mo, if I'm talking to someone today and you feel like you're alone, you're carrying it by yourself, ang dami-daming bigat, you don't have to do it on your own. Not on your own. Hindi yan yung disenyo ng Panginoon. Sabi nga eh, di ba? Let the peace of Christ rule in your heart since as members, may kailangan kabilangan ka na katawan. And it's bigger than you. Kasi pag sabi may members, maraming parts yan. Hindi ka nag-iisa sa katawan ni Kristo. Nakita ko ba ng katawan na isang kamay lang, yun lang yung kumikilos sa lahat. Diba? Kung titignan mo ang katawan mo, maraming part yan. Right? So you are called to belong to a body, to be a member, to be planted somewhere. We need that, kapatid. And if you're not planted anywhere, I'm not saying to be planted in CLC, but I'm encouraging everyone to be planted in the body of Christ. We need that. Sabihin mo sa katabi mo, we need it. Kailangan natin yan. Kaya nga sabi dito sa Colossians 3:15, we are one body called to peace. Tayo ay iisang katawan na tinawag sa kapayapaan. At itong kapayapaan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, hindi ito yung kapayapaan na wala kang problema. Hindi ito yung kapayapaan na sinasabi na wala ka ng alalahanin, wala ng gulo, payapa eh. Pero yung kapayapaan na sinasabi dito ni Apostol Pablo na tinuturo sa simbahan is the reconciliation with God. First things first, di ba? For you to accept to be part of a body, kailangan sabi, let the peace. Sabi sa Colossians 3:15, let the peace of what? Christ, rule in your hearts. Rule in your hearts. Pag sinabing rule, maghari. Masunod sa inyong puso. And what is that peace of Christ? That is the reconciliation. That's what Jesus has done on the cross. Yan yung ginawa niyang kapayapaan na pinag-isa niya tayo sa Ama. Ginawa niya tayo ng paraan na magkaayos tayo, magkaroon ng relasyon sa ating Diyos Ama. Because of what Jesus Christ has done on the cross, we can be reconciled. Pwede tayong maayos yung relasyon natin sa Ama. Kahit na punong-puno tayo ng kasalanan. That's the kind of peace and wholeness that Paul was talking to the church at that time. So kailangan natin maintindihan yung gospel of Christ. What Jesus Christ has done, kasi yan ang mamumuno sa atin eh. Yan ang magli-lead sa atin to connect, to belong to the body because of Jesus Christ has done. Hindi lang tayo ni-reconcile ni Jesus sa ating Diyos Ama. He made a way for us to have peace with one another. Kaya kaya nating makipagbati sa hindi natin kasundo. Kaya natin, posible kapatid, na magpatawad sa hindi maayos sa'yo because of what Jesus has done. Di ba yan ang tinuturo sa Biblia? Forgive as Christ has forgiven you. So kung yan yung nangunguna sa atin, sa puso natin, yan yung naghahari sa puso natin, it will lead you to connect to the body. It will lead you to need others. Naintindihan? Church, tahimik kayo ah. Tahimik ka. So medyo intense lang, pero we need to understand this, kapatid. Kasi that's the sad thing with many churches now. They just do things on their own. They attend, they leave the church, that's it. Walang relationship. And that's not the design of Jesus. Nung namatay si Kristo sa cross, hindi yan yung nasa isip niya na magkanya-kanya kayo. He reconciled us to the Father and to His body for us to belong, to be a member of that. Para siyang maging head. So Paul is saying to let that peace, to let the gospel of Christ rule in our hearts. Hindi lang yung basta turo ng life group leader mo. Ba't ko kailangan gawin to?
Bakit kailangan kong magpatawad? Bakit kailangan kong umintindi? Bakit kailangan kong maglingkod sa Kanya? Bakit kailangan kong maging mabait sa Kanya? Bakit kailangan hindi ako magbitaw ng masasakit na salita? Kahit gustong gusto ko na. Di ba may ganun minsan? Di ba ayoko na makasama yan. We can still choose to be with one another because of what Christ has done on the cross. If that's not our motivation to love one another, it will not work. Hindi mag-work ang isang relasyon, kapatid. So, the original context ng sinasabi dito na rule, alam niyo yung tinatawag na umpire sa sports. Sinong mga sports fan dito? Sports fanatic. Diba meron silang umpire or judge or referee, diba, that rules the game. So kung ano ang final call nila, yun yung desisyon ng buong laro. Kahit pa sabihin mo, ay mali yung tawag ni referee. Ito ang daming, daming missed call nito sa, diba, missed call. Hindi niyan tina, pero that's final. Wala kang pwedeng i-contest. Because they are the umpires, they're the one ruling the game. So that what it means to let the peace of Christ rule in our hearts, yan yung may final decision. Not your feelings. Not your bias. Not the hurt. Not the pain. Not the different interest. But the peace of Christ. That's what it means sa original context in Greek. So in madaling salita, let your decisions, kapatid, since we're talking about changing the way we live, diba? Changing who we are to what God has called us to be, sabi, let that rule our decision. Yan ang maging pamantayan, bakit kailangan mong gawin ang mga bagay-bagay? Ba't kailangan may maalis sa pag-uugali natin? Ba't kailangan may mabago sa area na to ng buhay ko? Because of that. Because of what Jesus has done. So if it is governed, if our hearts is governed or pinamumunuan to ng kapayapaan na nagmumula kay Kristo, it will lead you ultimately to be a member of His body. That's the truth that we are talking about today. Why? Because Jesus Christ died for us. It's plain and simple. Walang ibang reason, walang ibang motivation because Jesus Christ died for me and for him and for her. God gave His best. Now, itong tinaaral natin is for us to do the rest. Gumawa na ng paraan si Lord. Alright? So, Jesus is our uniting factor. Ba't ka nandito today? What's your reason for coming today sa celebration? Siyempre, hindi because may talent ka. Hindi eh, di ba? You came here today, kahit ano pang sitwasyon sa labas ngayon, sa panahon natin, because of Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Kilala mo ba yung katabi mo? Maaring iba-iba kayo ng hilig, ng interest. Di ba? Iba-iba kayo ng personality. But we're all here together because of Jesus. He's the reason why we have come here today. He's the reason why we are serving today. He is the reason why I am present, Pastora. Not because of anything else. So Jesus is the uniting factor. He is the head. He is the head. Huwag nating kakalimutan yan. Ephesians 2:14 verse 18. Let's read it together. 1, 2, 3. Read. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which He put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who are near. For through Him we both have access to the Father by one Spirit. For through Jesus Christ, we both, pag sinabing both, ito yung two different groups. Yung mga Gentil at Hudyo. At this time,
ito yung pinuturo ni Paul eh. Wala nang Gentil, wala nang Hudyo, wala nang outsider, wala nang insider. Wala nang belong, walang hindi belong, kasi Jesus Christ died on the cross. At siya ang naging kapayapaan ng bawat isa. Tinanggal niya daw yung harang, yung wall, yung division. Kaya nga, if you read, we are reading the Bible's not teaching us to do things on our own. Diba? We are to rebuke the spirit of division. Because God is the God of unity. He cannot rule within our midst if we are divided. Just because, sabi nga, iba yung hilig mo, iba yung pamamaraan na gusto mong sundin. Diba? Yan yun eh. The Gentiles and the Jews, iba-iba sila ng pamamaraan ng pagsunod, pagsamba. But Jesus Christ made a way for those two groups, two different groups, to be one humanity through Christ. Amen? Kaya nga tayo, we are encouraged to bring in people here. Lalo't higit yung hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kasi Jesus made a way for us to be together. Hindi tayo exclusive lang na, oh, natanggap mo na si Jesus, pwede kang pumasok. Hindi. That's why we welcome anyone here, everyone. All kinds. Different background, different status in life, different seasons, di ba? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan mo, di mo matignan. Kailangan nating pagsikapang hindi na kayo magiging awkward pag nagkatinginan kayo. Sabi, we need each other eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo. Kahit awkward, sige, tingnan mo. Sabihin mo, kailangan kita. Ayaw ng Tagalog, gusto I need you. Kailangan kita. That's the truth. So sabi dito, we have access to the Father by one Spirit. One Spirit. Not two spirits, not three spirits, but one Spirit. One is united. We are not meant to be alone. 1 Corinthians 12 verse 12 sabi, just as a body, the one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Kaya nga sabi ko, tignan mo yung katawan mo, iba-iba ang parte nito, iba-iba yung function ng parte ng katawan mo, but they are working together as one para sa ikabubuti ng buong katawan. Diba? Hindi gagawa ang kamay ng ikasasakit ng paa. Minsan ang bibig ang gumagawa niyan, di ba? Bawal sa'yo, may gout ka, kain. Di mapigilan ng bibig. Kaya apektado ang buong buong pakatawan mo, di ba? But if you are in a... Amen. May nag-amen, may nakarelate si brother. In Jesus' name, you are healed. Actually, hindi healing yung gusto ko eh. Wisdom. Wisdom, when to say no and when to say yes. Kasi di ba, that's... As a good person, you're not gonna do something to destroy your body. Kahit hindi ka kamay lahat, di ba? Pag sinabing, ayun na naman yung paa kung saan sa lumalakad, di ba? Ayoko nga sundan yan. Ano, maghihiwalay yung katawan mo? Dahil di mo trip yung gustong gawin ng isa? Hindi, kung nasan yung isa nandun ka, you support it. Tutulungan mo. Di ba? Kung may makate, aabutin ng kamay. Minsan, baba, di ba? Lahat na, basta maibsan yung sakit, yung discomfort. Sabi, and so it is with Christ and His body. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sige, papraktisin natin yan today. Hanggang hindi na sa awkward kayo magtinginan. We need each other. We are not meant to be alone. Though we have different giftings, hindi lahat nagpipreach, hindi lahat kumakanta, hindi lahat nagtuturo ng mga bata, but we all need each other. We are part of one body, so we are to care for one another because of Jesus Christ. Again, because of Jesus Christ. Kung ayaw mo makasama yung katabi mo, let Jesus Christ rule in your hearts. And say, I'm sorry, kapatid. I love you, kapatid. Share tayo, kapatid. Because it's Christ who is the head
of your life. Amen? That's the church. Ang ganda ng church, di ba? Kaya nga pilit sinisira ng kaaway ang church. Because church is a gift to the members of the body. Hindi yan sumpa. Kaya na naman yung mga leaders. Di ba? Bakit kaya ako gustong kausapin na ito? Iniiwasan eh. Alam mo, that's wrong. The enemy doesn't want you to be empowered, to be encouraged, to be supported, to be helped, to be cared for. That's why sinisiraan niyang simbahan. And that's not the design of God, sabi. Many parts, but one body. We are to be connected. Now, I wonder if there's anyone dito na nagjo-journey pa mag-isa. Who's trying to grow in their faith by themselves. Ang hirap, no? Ang hirap mag-grow in the faith. Ang hirap mag-grow in the character mag-isa. So kung nararamdaman niyo yung kalabit ng Panginoon today, hindi yan condemnation, kapatid. Invitation yan to be part of His body. To be connected to His body. Amen? Amen. Kailangan alive and active lahat ng parts ng body today. Walang natutulog. Tingnan, walang nangangalay. Tingnan mo kung may part kayo dyan na nangangalay na. Galaw-galawin nyo, kapatid, para lahat tayo alive and active. So, this is our responsibility, church. Sabi ko nga, di ba mayroon tayong kasabihan na do your best and God will do the rest. In this context, God did His best. Now it's our time to do the rest. This is our responsibility. We have to be intentional. We have to desire to connect to the body. Because God already made the way. He already gave His Son. Wala nang pwedeng idagdag si Jesus sa ginawa niya sa cross para magkaisa tayo, kapatid. Para magkapatawaran tayo, magmahalan tayo, so that the command that He has given in the Word, we can obey it accurately. Because He already made the way. So hindi imposible yun, kapatid. So if the church, paano naman, pastora, kung nasaktan ako ng church? Meron bang may question yan dito? Maaring galing ka sa ibang church, or maybe here, may experience ka na na-offend ka ng kapatid mo, nasaktan ka, di mo nagustuhan. Ako personally, I wanna apologize as a leader of a church representing God. I wanna apologize if there's any of you here that has been hurt by the church. Dito man yan or sa iba, kung may experience kayong hindi maganda with the church, I'm sorry from the bottom of my heart. Kasi hindi yan ang disenyo ng Panginoon sa simbahan niya. Hindi yan ang desire ng Panginoon sa kanyang katawan. But here's my encouragement for you today, if that's you. If you've been hurt, here's my encouragement. I hope and I pray that you will not let that rob you from what God has for you by connecting to the body. If God's gift is the church to every part of the body, then wag mong hayaan na pag nakawan ka dahil lang sa iyong masamang karanasan sa simbahan. Because God intends to bless you through His church. God intends you to grow and be transformed through the support of your church. So it's for our benefit, kapatid. So don't give up on the church. Don't give up on the body of Christ. Be planted. Sabi ko nga, hindi man dito, kapatid, hindi man sa Champion Life, but be planted in a church, in the body of Christ. Sabi ko nga, malaki ang katawan ni Kristo, maaring sa buong kaharian niya, di ba, ang Champion Life Center is isa sa mga kamay. But there are other parts. So, kahit di man dito, you need to be connected. You need to be planted. And for those who have been with us, do not give up on our church. Do not give up on your life group, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. That's not God's design for us.
ang intention niya ay hindi para saktan ka. So don't take it against God. Hindi intention ng Panginoon na sirain ka. So wag mong hadlangan ang relasyon mo sa Panginoon. Connect, remain, stay. Ephesians 4:2 verse 6 sabi dito, be completely humble. Be completely humble. And gentle, be patient. Bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Again, through the peace of Christ. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope, one Lord, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all and through all and in all. Make every effort to fight to stay connected to the church. Let the peace of Christ rule in our hearts. Not your pain, not your bad experience, not your assumptions, not your judgments to your brothers and sisters, but let the peace of Christ rule over our hearts today. Iisa lang ang tinawag sa atin, one faith, one Lord who is Jesus, one baptism. Kaya marami dito yung nag-church hopping eh. Because siguro may inahanap sila, hindi nila makita, they think na kailangan perfect. Don't let the imperfection of our brothers and sisters detach you, disconnect you to the body. Sabi niya, Jesus is over all and through all and in all. Doon tayo tinawag. Tinawag tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Romans 12:3-5, sinabi rin dito, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, that explains bakit iba-iba tayo ng trip sa buhay. Sabi dito, so in Christ, we though many form one body, and each member belongs to all the others. How beautiful is that statement? Each member belongs. Take note of that word, belongs. To all the others. Kasi sinasabi ni Paul, magpakumbaba ka. Huwag mong tignan sarili mo na ikaw lang. Huwag mong isipin na ikaw lang yung nakakaalam. Na ikaw lang yung marunong. Ikaw lang yung talentado. Ikaw lang yung magaling. Ikaw lang yung pogi. Lahat tayo pogi magaganda. Sinasabi ko na sa inyo. Kayo maniniwala na pag nagsabi, mas pogi ako, hindi, pogi tayong lahat at magaganda, mga kapatid. So walang nakakahigit kung hindi si Jesus lamang. Isa lang ang head, tama ba? But minsan sa church, nagiging apat yung head. Iba-iba yung nasusunod. Di mo na alam kung kay Jesus pa ba yan. Yung sinusundan mo o yung tao na eh. Di ba? Nagiging monster, nagiging nag-e-evolve sa kung anong character. Nagiging apat yung ulo. Sabi, there's only one head. So no one is above that head. So we are not above one another, only Jesus. Kaya kailangan ng pagpapakumbaba to be connected, to reach out to someone, to forgive someone, to be patient with someone, to love your seatmate. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sige, huwag kang mailang. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan. Gagawin natin yan hanggang sa hindi na kayo natatawa. Pagka, so minsan parang naiilang eh, di ba?
So that's something na God is working in us and through us. Sabi, to bond in the peace of Christ. So be thankful that you are planted in the church. Thank God that yan ang desire ng Panginoon sa'yo na hindi ka mag-isa, na hindi mo kayanin mag-isa. Alamin ng mag-isa, pag-aralan ng mag-isa ang sinasabi ng salita. Thank God. Kasi kung ako rin, mahirap. Ako, alam mo, dyan ako tinuruan ng Panginoon, dyan ako patuloy na tinuturuan ng Panginoon. To reach out to someone for help, for support, for prayer, for care. Kasi hindi yun yung gusto ng Panginoon na kayanin mo mag-isa. God wants you to be connected. So as Christ as our head, He leads us to be connected to the body. And this is important, mga kapatid, because we need each other to grow in our faith, to grow in our character, to be accountable. May pananagutan. Yun nga eh. Mag-commit tayo at maging successful sa kung ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa ating mga buhay. Na hindi natin ginagawa ito mag-isa. You don't have to mature and become more like Christ on your own. We need each other to grow. We need each other to grow. Colossians 3:16, sabi nga dito, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another. We have an important role in helping one another in our walk with God. Kaya nga may mga life group tayo. Kaya nga meron tayong mga network para ma-encourage tayo, ma-empower tayo, mapag-pray tayo, masamahan tayo, maturuan tayo. That's our role as a church, as members. We are to help one another to grow, not to stop. Diba? Wag tayo yung maging dahilan, ba't hindi na nagsisimba yung katabi mo? Dapat tayo yung maging dahilan kung bakit sila nagpapatuloy? Kung bakit gusto nilang matuto pa ng salita ng Diyos, kung bakit gusto pa nilang makilala ang Panginoong Hesus, hindi ikaw yung, ayoko na kasi sisis, nandun nakakatakot eh. Diba? Hindi ka mag-grow. Hindi ka, diba, parang halaman, hindi mag-grow yan kung nakatago. Kailangan yan, naka-expose. Nakatanim, may nutrients na nakukuha for it to grow. So we need others to replenish us, to feed us. Alright? When you study the life of Apostle Paul, alam mo yung alabaster jar, yung kinakanta natin? Every time na naririnig ko yun, I remember Apostle Paul in the Bible. If you study his life, makikita mo kapatid, 80% of the New Testament was written by Apostle Paul. And every letter that he wrote was for the church. When we sing Alabaster Jar, yung pangatlong kanta po kanina na kinaawit natin, gusto ko yung kantang yan. Because when you look at Paul, he gave his life, he gave his everything to the church. Ultimo kalayaan niya ang naging kapalit para lang magpatuloy alagaan ang simbahan, ang katawan ni Kristo. And that's so amazing, and that's something that we need to desire. That we have the joy in our hearts to serve one another. To have the joy to walk with each other. To have the joy to be patient with one another. To teach, to admonish. Yun nga is. Kaya nga sabi dito, with through psalms and hymns and songs. Kasi during that time, di naman dito yung haharapin mo si brother, no? How great is our God. Hindi ganun ano. Hindi ganun naman teaching, no? Kasi during that time, wala pa silang yung parang Bible na meron tayo. Wala pa sila yung tulad dito, mga sermon, PowerPoint, or podcast, di ba? During that time, they encourage one another through their worship, through their songs. Because it speaks about who God is. But in our context now, kapatid, as we learn and study the Word of God, that's something that we are to impart, sabi nga, with all wisdom. And songs from the Spirit, when we say songs from the Spirit, it's the truth of God
the truth of the word. So when we teach and admonish one another, it is by the word of God. The truth, because the Spirit is the truth. Amen? 2 Timothy, sabi nga dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Colossians 1:28 verse 29, it says here, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature. When we say fully mature, changed, transformed. That's our whole series. Yung pagbabago na yan is for us to be mature sons and daughters of God. No more baby Christians. But mature in faith, in character, in excellence, in service, in love. Sabi dito, to this end, I strenuously contend with all the energy. This is Paul saying, with all my energy, that Christ so powerfully works in me, I will continue to teach and admonish the church. That's why we need one another to grow. That's our role. That's our responsibility. Hindi lang kapatid ang pastor. Hindi lang po kung sino yung nakatayo dito ang pwedeng magturo. We are to teach and admonish one another. And that is the commitment we have to have towards one another. Yung katabi mo, hindi yan pabigat. But that is someone that you are to grow with. That you need to help to grow in Christ. Paano? Sabi nga, by teaching one another. When we say the word teach, kapatid, it means to instruct, turuan, impart ng knowledge. Kung ano yung nalalaman mo, yan ang isi-share mo. Kasi di ka naman pwedeng mag-share ng wala ka eh. Di mo pwedeng sabihin, pahiramin kita ng cellphone, pat ikaw naman wala ka naman cellphone. Di ba? So kung ang pwede mong maibahagi, ay yung meron ka. Kaya nga sabi, we are to spend our time, our devotion, our prayer time, personally, will lead us to teach others. Our spending time with God will lead us to help others grow. That's the process, kapatid. At yan yung tinatawag nating disciple-making process. Matthew 28:19, sino nakakaalam ng Great Commission? Sabi dito, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And what? Teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. And that's the reason why we are spending time with the Word. It's not just for us, but for us to also teach others so they can follow every command written in the Word of God. Di lang sinabi dito, therefore, pastors, go and make disciples. Di sinabi dito, therefore, leaders, go and make disciples. Sinabi lang, therefore, go. At kanino niya sinabi to? Sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman ako teacher, pastora, huwag mo na akong expect. No, kapatid. If you have Jesus in you have something to share to others. Kaya spend time. Keep spending time in the Word. Aralin nyo. Huwag lang po every Sunday. Kasi wala talaga kayong maishishare. Kung once lang kayo kumakain. Kasi yung once na kinakain nyo, pang inyo lang yan. So wala talaga kayong maishishare sa iba. Kasi you only have enough for yourself. So every day that we spend time in the presence of God, in our devotion, in our prayer time, in communing with God, in fellowshipping with the Holy Spirit, we have something to impart to others. We have something to teach. Amen? That's what the Bible is teaching us today. That's what the church should look like.
Hindi lang yung isa ang laging nagpapakain. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Tingnan mo, sige, tingnan mo kapatid. Dapat napapakain nyo rin ng isa't isa. Perfect na tayo sa physical food eh. Perfect na tayo niyan. Actually, hindi na lang ang problema dyan kasi automatic tayo pag physical food, madaling mag-share eh. But when it comes to spiritual food, minsan may kasama ka, kailangan ng prayer, ilalapit mo pa kay pastor. Pastor, pag-pray mo. Eh si pastor, busy din. Si pastor, kailangan din ng panalangin. Hintayin mong gumaling yung pastor namin pag-pray ka nun. Kapatid, you can pray right there and then for that someone. Minsan, hintayin pa natin yung prayer meeting para sa mga prayer requests. When we can pray right there and then pag na-receive mo. Because you have something to share. You have something to impart. Meron kang pwedeng ma-encourage dun sa tao. You have Jesus in you. So let's learn that today, kapatid. We cannot teach and disciple others if we are not being discipled ourselves. Tanayin mo sarili mo, nadi-disciple ba ako? O kaya mas magandang tanong, may nagdi-disciple ba sa akin ngayon? O baka naman may nagdi-disciple sa'yo, ayaw mo lang harapin. It could be, di ba? But we have to be discipled so we can disciple others. That's the hard part. We have to be intentional, kapatid. Sabi ko nga, this is our responsibility now. As members of the body, we are to be intentional in desiring to be connected, to help teach one another. We need to grow in our faith. Hebrews 5:11 to 14, sabi dito, we have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truth of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Sabi dito, tagal mo na sa simbahan. Ang tagal mo ng member sa katawan ni Kristo. Dapat nagtuturo ka na. Pero ikaw pa din yung tinuturuan ng elementary teaching all over and all over again. Faith tayo ng faith. Hope tayo ng hope. Love tayo ng love. Pagdating sa solid teaching, hindi natin matake because we have not grown. So what's wrong, kapatid? It's because we are not spending time to feed ourselves. Parang baby, sabi nga eh, di ba pag baby, naghihintay lang yan ng may magpapakain sa kanya? Iiyak siya, hanggang iiyak hanggang sa may magsubo sa kanya. Kapatid, okay yan sa first part ng journey mo in your faith. Pero kung 10 years ka na, 20 years ka na, nasan ka na ngayon? Nagtuturo ka na ba? Nakaka-take ka na ba ng solid food? O gusto mong bumalik doon sa gatas kasi mas madaling kainin? Hindi ka na magluluto, di ka maghihiwa, di ba? May magsusubo lang sa'yo. That's not what God intends for His church to be. We are to grow and mature. It's hard to take solid food, but it tastes better. Di ba? Kung makikita mo yung baby natin, mayroon tayo youngest dito na member, si Baby Sian. Pag nakikita mo siya dumidede, di ba? Minsan, parang hintayin mo, makakakain ka rin ng sushi. Di ba? Pag laki mo, matitikman mo na rin to. Kasi pag nagla-life group kami, kasama namin yung baby. Pag may pagkain kami, di ba? Alam niya kung kailan kami kakain. Nagigising siya. Nagugutom din siya. Hintayin mong matikman mo rin to. Kasi it's better than milk. And that's one thing that God desires for us to grow. We need to crave for something more than what we're used to have. I want to know more, Lord. I want to encounter you more. I want to serve you more.
That's doing more. Taking on the solid, hindi ikaw na yung tinuturuan all over again and again. Sabi, we need to graduate from being an infant to a mature son and daughters of God. And there's so many ways, kapatid, that are available for you to grow. There's so many ways na pwede kang maturuan, ma-disciple. But you have to desire to grow. Kailangan mong i-desire na umalis dyan sa pagiging baby, sa pagiging immature. Lahat tayo may responsibility to grow up. Lagi ko narinig yan sa nanay ko dati nung high school ako eh. Hindi ka na nagtatanda. Ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa rin natatandaan. Di ba, narinig nyo ba yan, mga young people? Ang laki-laki mo na, di mo pa rin alam gawin. Oo nga naman. There's something wrong. Kasi at your age, dapat alam mo na. So that's the same thing what Paul is saying to the church. Dapat alam nyo na by this time. What's wrong, kapatid? What's stopping you from growing? Kaya nga, kailangan mo ng paulit-ulit na paalala, ng kasamang mag-aral, kasamang matuto, but you have to desire it for yourself. At sabi sa Colossians, diba, hindi lang to teach one another, but to admonish one another. Yung term na admonish, kapatid, in Colossians 3:16, yung admonish is, when we say admonish, it means warning someone. Hindi lang to yung basta, hindi siya yung turo eh. Pero ito yung pinagsasabihan mo na, ina-advisean mo, kina-counsel mo, pinaaalalahanan mo. So we need to warn each other, not just to teach. Alam nyo kapatid, ako bilang pastor, mas madaling magturo kesa mag-correct. Okay lang ako mag-instruct sa inyo, pero pagdating sa, i-correct mo na, ang awkward, di ba? Ang hirap. Kasi baka masaktan. But the church should look like this. Correcting one another. Realigning one another. Warning them. Kapag na-dislocate ka, kapag may mali kang gagawin. If we are following God and we know Him and we understand His word, we are qualified to admonish one another. Because warning them is just aligning them back to God. Yun lang naman yun, kapatid. If you know the standard of God, if you know the truth of God, and you fully embrace it, then you can admonish, kapatid. Hindi yan yung sinasabi sa salita. Madadapa ka dyan. Masasaktan ka dyan. Maling desisyon yan, kapatid. That's admonishing. Di ba ang hirap nun? Saan ang mga leaders dito? Di ba ang hirap? Mas gusto mo na lang mag-Bible study, turo. Ito ang verse natin for today. Goodbye. Di ba? Hindi eh. May kailangang i-correct kay sis. Paano? But sabi, through the wisdom that comes from God, we are to admonish one another. Romans 15:14 sabi ni Paul, I myself, sabi niya, kumbinsido siya, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness. Tingnan mo yung katabi mo kung full of goodness. Sabi, you are filled with knowledge and competent to instruct one another. That's the confidence of Paul dun sa church, that they can correct one another, that they can realign one another, that they can warn each other kapag namamali na ng landas. And that's the truth, kapatid. We all have blind spots. Sa lahat ng driver dito, di ba may tinatawag tayong blind spot? Kaya nga ang daming salamin ng kotse at tinuturuan ka ng instructor na lumingon sa lahat ng anggulo, tignan bago lumiko, bago mag-drive. Kasi meron kang mga parts, pag nasa loob ka ng sasakyan, may mga parte sa labas na hindi mo nakikita. Nang ganun lang, isang tingin lang. Ako, nung bagong driver ako, lahat ganun, umiikot yung mata ko kasi para di ko nakikita yung nasa gilid ko. Ba, mabangga ako. Dahil sa sobrang conscious ko, sa ganun, kakaganun ko, pag ganun na rin pala yung takbo ko. kasi yun yung turo eh. May mga blind spot ka, kailangan mong ingatan. And in our lives, in our walk, we have blind spots.
May nakikita ang iba sa buhay mo na hindi mo nakikita. Maaring may ugali ka na hindi mo napapansin na hindi pala maganda, na nakakasakit sa'yo, nakakasakit sa iba, pero nakikita, napapansin ng nasa labas mo. Yun yung blind spot, kapatid. That's why we need to admonish each other, kasi sis, mababangga ka na pag tinuloy mo yan. Sis, mapapahamak mo, makakasakit ka ng iba kapag tinuloy-tuloy mo yung pagsasalita mong ganyan. That's admonishing one another, kapatid. And we do not have to take offense to that because that's what the design of God is for His church. We need that. Sabi mo sa katabi mo, we need that. Hindi dapat natin iniiwasan when it comes to being corrected, to being warned, to being counseled, to being advised. Hindi yan sa ikapapahamak mo kung hindi sa ikabubuti mo. Remember, sabi ko nga, admonishing is just realigning someone back to God. Back to God. Colossians 3:16, sabi nga dito, admonish one another with all wisdom. With all wisdom, admonish by bringing God's truth. Kasi may minsan naman talaga may nagko-correct dahil lang sa emosyon nila. Kasi feel ko tama ako eh. So dapat ganito rin gawin mo. Ay, ayoko yung suot mo. Di niya lang pala trip yung suot mo. Di niya lang prefer yan. Pero you have to know what the word says about it. The standard of the word, the truth of the word. We correct, sabi nga dito, we admonish from the spirit, from the truth. Hindi lang yung sarili mo lang preference, yung bias mo. Kasi may ganun eh, di ba? May ways ka, nakala mo tama, at gusto mong gawin ng iba, pero hindi naman naka-align din sa word. So when we correct one another, we correct by the word of God. By the truth of God. By the standard of God. And when someone is admonishing you, akong tago sa nanay ko, admonisher. The admonisher. Kasi siya yung tagalaging kakorek. Minsan yung ako namuwi ng bahay dati dahil lagi na lang sermon. O, ito na naman ang ginawa mo. O, naiwan mo na naman to. Sakasakit. Naiinis ako minsan. Pero sabi doon, if it's for your good, if that's what makes you better, then allow that. Embrace it. So when someone admonishes you, test it by the word of God. Is this what God wants for me? If it is, then obey it. Receive it wholeheartedly, kapatid. God wants to bless you with people like that in your life. Huwag niyong tinatakbuhan. Ayan na, iko-correct na naman ako. O kaya minsan, meron kayong ganun, yung nararamdaman yung may mali kang ginawa. Kaya ang inuunahan mo na ayaw mo na magpakita. Ayaw mo nang kausapin, ayaw mo nang harapin kasi alam mong makokorek ka eh. May ganun kayo na minsan. Pero sabi, embrace that, welcome that in your life. We need admonishing in our lives. We just have to desire it because God wants to bless you through people who will admonish you in truth and in love. In love, kapatid. Wala namang sino dito na gusto kang mapahamak, di ba? The reason why they have to tell you that, the reason why my mom needs to correct me all the time when I was growing up, is because she loves me. Tumatak sa akin yun, young people, tumatak sa akin yun. Hindi ko gusto yung pakiramdam na lagi kang nasisermonan, laging may mali, laging tinatama ka, di ba? Parang wala lang ginawang tama. Tapos sasabihin sa'yo ng nanay mo, para sa ikabubuti mo to. Kung di ko sasabihin, walang magsasabi sa'yo. Alam mo, tumatak sa akin yun. Para sa'yo din yan. Yun yung linya ng nanay ko. Para sa'yo din yan. At ngayon ko naiintindihan na para sa akin yun. That mom, my mom loves me so much na ayaw niyang maging kung ano-ano lang yung buhay ko. Lumaki ako na hindi marunong sa bahay. Alam mo yun? Na hindi naturuan. Para sa akin yun. The same thing with the church. When someone corrects you in the church,
it's for you. Because they love you and they care about you. So you have to desire. Kung wala kang ganyan sa life mo right now, desire, Lord, I want someone to teach me and admonish me. And if you have someone like that in your life, Lord, thank you for this someone who teaches me and admonishes me. Someone who holds me accountable so that I will mature, so that I will change. Church, we are called to be one body under the head, which is Jesus Christ. To belong, to be united with each member of the body. For the last time, tignan mo yung katabi mo. Last today, remember, until Jesus comes, we belong to one another. Whether you like it or not, tignan mo ang katabi mo. Sabihin mo, we belong. We belong! Because we are one body under the head of Jesus Christ. If you're not part of Jesus Christ's body, sino ang namumuno sa'yo? Sino ang nagli-lead sa'yo, kapatid? That's the reality. Kung hindi ka part ng church, kung hindi ka planted sa katawan ni Kristo, sinong nagli-lead sa'yo? Kasi there's only one head and that is Jesus Christ. Jesus Christ has only one body. So you can't be in two places and say, I am a follower of Jesus. It's wrong. Isa lang ang ulo, kapatid. We are called not to do things on our own, but to do it with one another. We need each other to grow. So do not give up. Like I said, do not give up on each other. Be patient. Keep loving one another. Keep forgiving. Keep making allowances. Alam ko nang ganito si sis, si bro, so ako na mag-a-adjust. Sabi, make every effort to fight for unity. Make every effort to fight for relationship. Make every effort to be intentional to connect to one another. It's hard. It's a process. But being in a relationship will require our trust. It will require our time. It will require everything that is within us para talagang mapaglingkuran mo ang bawat isa. Do not give up. Connect yourself. And that's the heart of the church. If you don't know it by now, that's the heart of the church. To grow with one another. To help each other grow. Not to destroy. It's never the intention of God and the church to destroy the body of Christ. To hurt intentionally the body of Christ. Kung napalo mo, nang di sinasadya, sabi, forgive. Bear one another in love. Be patient. You know, personal testimony, ang tanong ko, where would I be without the church? Ask yourself today, where would I be? Nasaan ako ngayon kung walang spiritual leader sa buhay ko? Kung walang pastor? Wala akong nag-mentor sa akin? Walang nag-raise sa akin to be where I am today. I am where I am because of God and the people He used in my life to speak over me, to hold me accountable, to teach me, to correct me, to warn me, to advise me, to counsel me in every area of my life. I thank God for those people in my life. Nasaan ako kung wala sila? Ang tanong, mas magandang tanong ito. Nasaan ka? Saan ka kaya naroroon kung nasa church ka? Saan ka na kaya makakarating kapag kasama mo ang mga taong ito sa buhay mo? Maaring pastor ka na rin kaya? Maaring may discipleship group ka na din? Maaring missionary ka na ngayon? Because someone raised you up, developed you, helped you, supported you, prayed for you, loved you and cared for you. So ask that yourself today, kapatid. Where would I be without the church? As we end our change series, napaka-fitting ng last verse sa
main passage natin in Colossians 3:17. Na sinabi ni Paul, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, to the Father." This is the perfect way to close our series. The Change series, like I said, mahirap ang pagbabago. But what Paul is saying to the Colossian church is that do everything for God. Live as unto the Lord. Speak as unto the Lord. Give as unto the Lord. Love as unto the Lord. Forgive as unto the Lord. Serve as unto the Lord. Submit as unto the Lord. Obey as unto the Lord. That's what the Bible is teaching us. Do it for Jesus Christ. Don't stop, kapatid. Live it out for Jesus. Be a true follower of Christ. Let Jesus guide you as the head. Let Him lead you, kapatid. Let Him lead you in all that you do and say, giving thanks to God the Father through Jesus Christ because of what He has done. Let Jesus be your all in all. Siya ang maging lahat-lahat sa'yo. Let Jesus be your comforter, be your friend, be your healer, be your provider, be your protector, be your guide. Let Jesus be that in your life, kapatid. Because if you allow Jesus to lead you, He will lead you to the right things. He will lead you to the right path. He is our good shepherd. He's with us through and through. Whatever season you're gonna go through, just keep doing it, saying it for the glory of God. Be a follower.